niyo naman yun. Oo. Alam nyo, ako naman, siyempre, sabi ko nga, I'm also for the no to shutdown. Kasi naging tahanan ko yan eh. Hindi ako pwede mag-traitor, nasasaktan din ako. But you know, ilagay natin sa tamang ano perspective, okay? Isinara for some reasons. Legal, mga documents, whatever it is. No, kanila yun. It's a legal battle between MTC and ABS-CBN. Ang hindi ko lang kasi, naiirita lang ako as I read the posts of many, yung even mga taga-ABS mismo, na parang ginagamit na kasi nilang human shield. Itong more than 11,000 employees, di umano na kumbaga hindi na kayo naawa, paano ng buhay ng mga ito, paano ng mga pamilya ng mga ito, na kung when you read it, read between the lines naman, may point naman, pero sigilan na yung panggagamit. Sa mga tao ito as human shield. Because unang-una, kayo rin naman eh, wala rin naman kayo puso eh. Diba? Yes. Kasi unang-una, ako, I can say that on a personal level. Okay, sabihin na lang, sabi ko nga, at sabihin na lang may axe to grind ako. Ako nga, pinanggal niyo ako, wala akong kasalanan eh. Alam mo yun? Nag-iingitan niyo ako, okay, may mga commentaries tayo sa showbiz. Kami kasi showbiz ang aming beat eh. May commentaries kami, misal babaklaan, mga language namin, iba. Tapos, you take that seriously, porque kinalampag kayo ng netizens, nataranta kayo. Pinag-apologize ako January 7th. Ng umaga. So I post, they posted my apologies 4 o'clock ng hapon sa December. May tungkol kayo na din lustre. Tapos para lang daw matigil na lang ito mga netizens na ito. Tapos hindi na ako pinapasok sa work after 17 years. Tapos January 10, pinatawag ako for a meeting. Akala ko everything was okay. Tapos ang ending pala, pinapipirma nyo lang ako ng aking indefinite suspension without pay. So hindi nyo pala alam? Wala akong kamalay-malay. Ganon sila maglaro. Ganon sila maglaro. Then you are telling us na maawa kayo sa mga tao, sa mga buhay nila. Hindi nyo na naisip ang pamilya ko. Hindi nyo naisip kung kakain ba kami. Tinanggal nyo ako ng ganun-ganun lang at naka-specify in bold letters with no pay. Diba? Yung ba ang may puso? Tell me now, straight to my face, if you are a boss of ABS-CBN, ano itong pinagsasabi ninyo? This is not true. Hindi to galing sa puso. Ginagamit yun rin ang mga tao sa loob para to protect you. Para isigaw sa mundo na, uy, maawa kayo sa 11,000 employees. Hindi nyo nga naalala ba ninyo, nakalimutan na ninyo kung paano nyo tinanggal ang mga more than 100 cameramen way back in 2010 ba yun? Nung yung iba ay pinakain nyo pa sa 5-star hotels ng masarap na pagkain. Pagkatapos, sasabihin sa kanilang tanggal na kayo. That's very painful. Diba? Yung pa ang tamang paraan para to advise your people that you're no longer connected with our company? Pakakainin nyo na masarap para kayo i-steal electric ka? Papipiliin ka ng gusto mong pagkain? Yung pala after that, goodbye ka na? That's very, very painful. Alam mo, Jobert, no? Siyempre, tayo naman, marami kang mga kaibigan. May mga kaibigan din tayo dyan sa tapos ng ABS-CBN. Siyempre, kumbaga yung sinasabi nga na pag nawalan ka ng trabaho, siyempre kahit pa paano talagang malaki ang epekto niyan sa pamilya mo, lalo kung ikaw yung breadwinner, di ba? Ngayon, imagine mo na lang, mabuti na lang ako eh, makakadiskarte ako eh, what more ito mga tao na okay, mawala nga ng trabaho, pero sino may kasalanan ito, Bing? Sino may kasalanan? Pinalalabas sila. Ang pinaka-ayoko lang sa lahat, masyado sila nagmamalinis. Okay? Ako, I am no for shutdown. Ayoko kasi marami masasaktan dahil marami akong kaibigan sa loob na mababait. Marami mga inosenteng nadadamay. Pero bakit pinabayaan ninyo? Yung pinalalabas ninyo na walang kasalanan ng ABS-CBN, imposible yun. That's very stupid. Diba? Paano kung wala kang kasalanan, gagalawin ka? Una pa lang eh, ako alam nyo naman ako, hindi ako maka Duterte. I say my peace, I say my heart, I speak my mind. Pero, bakit hindi yun nilabas yung mahal ni Duterte? Tinanggap niyang pera. O, hindi ba kasalanan yun? Sasabihin niyo na wala kayong kasalanan? O sabihin niyo na personal kayo, pinulitika kayo. Bakit? Hindi kayo namumulitika sa loob? Huwag tayo magmalinis. Lahat tayo may kanya-kanya tayong skeletons in our closet.
Okay? Kumbaga, trabahuin nyo na lang, ayusin nyo, gawin nyo ang dapat gawin para maibalik kayo sa ere. Huwag nyo nang gamitin yung mga tao kasi mga hindi naman sila kasali dyan. Kayo mga boss ang may problema dyan. Marami na pong nakasampang kaso sa Supreme Court, sa Dole, sa mga courts dito, even yung mga utilities namin, mga execom namin dyan, yung mga nagtitimpla na kapag nag-release, mga janitors, nag-file na mga complaints because, you know, kasi sila mga galing sa agency. Yung, alam mo yun, ako, nasasaktan ako para sa lahat, pero teka lang, huwag nyo palabasin na para bang wala kang kasalanan. Tigilan nyo ako. May kasalanan kayo, kaya nga kayo na nawala eh. Dinadaan nyo pa sa mga pagkikitil sa mga sa karapatang pamamahayag. Uy, tigilan nyo yung mga ganyang statement. May GMA, may Sunshine Radio, may TV5, may Digital Age. Hindi kinitil ang karapatan ng lahat ng mamamahayag. This is not the oppression of press freedom. Kayo lang naman ang may problema. Ayusin yung problema nyo, huwag nyo generalize. Diba? Kasi nakaka-alarm kasi eh. You are sending the wrong signal. Kumbaga para bang you are, nag-i-illicit kayo ng ano eh, ng subversion eh, sa tao eh. Para magalit ang mga tao sa gobyerno eh. May mga pagkukulang marami, pagkukulang gobyerno natin, bakit ba? Diba? Hindi naman tayo mga bulag eh. Pero huwag nyo daanin sa ganun kasi, naku kayo rin, baka lalo kayo pag-initan. Baka lalo kayo, di ba? Kayo rin, you know naman how they play their game now. Tumigil kayo. Correct. Ako, Jobert, kasi, Jobert, isa doon sa mga post mo kasi meron kang isinulat doon na sinasabi mo, let's not tolerate kahayupan on earth, Jobert. Ano ito? Anong ibig mo sabihin dito, Jobert? There's so much monopoly inside, okay? Hindi lang sa salta ang maraming artista. Yung mga artista lang nila ang nag-syempre magpo-protest ka because napapakinabangan sila. Sabi ko sa inyo, iba maglaro sa loob ng mga tao. Magkakakonsyaba mga yan, okay? Subukan mong huwag sundin ang gusto ni Deo Indrinal. Subukan mong sumalungat sa gusto ni Cory Vidane. At saka ni Johnny Manahan. Subukan mong kantiin ang mga artista nila kahit mali pa. Kahit mali na sila. Tanggal ka. Kapag artista ka at nakalaban mo, hindi nagustuhan ng amoy mo ng kapwa-artista ng ABS-CBN, gagawin ka ng issue, tanggal ka, hindi ka na makakabalik. Mga tuwirang ka, wala ka. Maraming artista walang trabaho. Ang probinsyano, nagbalik na ibang mga artista, dahil gusto na ni Coco magpapango. Bakit? Kasi syempre, nakuha na na-achieve na niya lahat ang gusto niya. Syempre, this time, it's payback time kuno, di ba? Pagmaitan. Di ba, marami artista hindi lang magkapagsalita. Mm-hmm. Totoo yan. At sino-sino lang ba lumalabas? Alam mo, Jobert? Sino-sino lang ba being? Sino-sino lang ba lumalabas sa mga artista sa ABS-CBN? Oo nga. Sila-sila rin. So sila rin ang mga judge, mga talent show. Sila-sila rin. Hindi makapenetrate yung iba kahit may talent ka pa sa asap. Diyos ko, kahit wala mga talent, ha? Nangawaan, sa pikatenga. Diba kaya ang baba na ng ratings eh. You know, ilagay natin sa lata. It not work. Dapat Jobert, kasi dito may mga nagre-react kasi sinasabi nga nila na yung mga palabas daw sa ABS-CBN, yung mga teleserye, kadalasan daw yung tema ng teleserye ay tungkol sa mga kapit. Alam mo yung kumbaga umiikot ang storya sa lahat ng halos ng mga teleserye ay merong mga tema o may mga